naman aklaina, hindi ko rin inaasahan pa. Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nag-iinit, nagbabaga, at talaga namang usap-usapan at nagtitrending na latest issue ni Ate Erica. Sa pagpapatuloy ay narito muli si Kalingap Val Santos Matubang upang pag-usapan ang issue sa pagitan ni Ate Erica at ng kanyang pamilya, lalong-lalo na sa kanyang lolo na si Lolo Miguel. Sabi pa nga dito ni Kalingap Val na ang buhay daw ay maikli lang kaya dapat ginagastos natin at ginagamit natin ang ating buhay sa pagtulong sa mga mahihirap at sa mga mabubuting gawain katulad ng ginagawa niya na Kalingap. May picture-picture, may biso-biso, diba? Hanggat buhi at malakas pa tayo. Kasi after 5 years, 10, 15, 20, wala na. Wala na po ang buhay natin. O after 30 years, 40 years, hindi mo alam kung ano maging takbo at mangyari sa buhay natin. Alam natin po na ang buhay natin limitado, may katapusan at may hangganan. Gumawa ng tama, tumulong sa kapwa, maglingap, at tumulong sa mga taong dapat nating tulungan sa panahong ito. Amen! Amen. Hello kay Ria Olarte. Marius Vlog, shout out. Magandang gabi po. Analiza Timuya, watching from Antipolo City. Anspidad. Ayan ha. Magandang araw po mga Kalingap. And Virgie Lumihok. Kay Rio Rio, good morning. Good evening. And also kay Marites Nalika. Shout out po. Kuya Brooks, vlog. And Junior 0913. Mark John Loruzo. Shout out. At magandang gabi po sa ating lahat. And Evelyn Makmak, magandang araw po. Silaknor Shop Lilia, magandang gabi rin po sa iyo. Shout out, good evening sa lahat. Kalingap Solid at Love Team. Yan, also kay Delilah Jordan and Kalingap Maymay. Maayong gabi po sa inyong lahat. Danilo Alchesa, maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. Bago po natin, ito po no, kasi ngayon pong itertigwa ko. Nandito nga muli si Kalingap Val upang resolba ang isyu ni Ate Erica sa pagitan ng kanyang lolo at ng kanyang pamilya. Talagang willing na willing nga si Kalingap Val na tumulong at iniimbestigahan niya ang mga nangyayari dahil gusto niya na magkabati-bati na ang dalawang kampo at sana maintindihan nila ang isa't isa. Inyong lahat. Danilo Alchesa, maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. Bago po natin, ito po no, kasi ngayon pong iter, tigwa ko ning ano, rin ako pong live premiere. Isang pamilya po na kamukha ni Erica. Kahawig ni Erica lahat yung mga bata, talagang kamukha talaga. Yung tatay po nila, yung tatay po ng mga bata, ni-rape yung mga anak. Huwag tayo magtawa. Hindi nakatawa yan. Ha? Dapat yung binabaril. Sa pang-armalite. Nirip ng tata yung mga anak. Maliit pa lang po yung mga bata.
13 years old. 12. Batang-bata pa po. Grabe, no? Pinuntahan po namin yung pamilya po. Nandoon yung mga anak. Kamukha ni Erica, mga bata. Erica ang pangalan eh. Ang magawa natin, Erica ang pangalan, katukaya. Kawawa po talaga mga kaibigan. Yung nanay po ang nagsisikap, nagtsatsaga, nagtitiis, nagsasakripisyo para buhayin yung mga anak niyang maliliit. Mabuti hindi na karoon ng depression at naluki kasi yung dinanas niyang hirap po mga kaibigan, grabe. Pagkatapos ma-rape yung mga anak, pagkalipas ng ilang buwan, kasi pabalik-balik, paulit-ulit na ginagawa ng tatay yung pang-rape. Nagpunta po sa DSWD yung mga bata. Nagsumbong sa DSWD. Nagsumbong po sa Department of Social Welfare and Development yung bata, dalawa. At pinahuli. Dito nga ay kinikwento ni Kalingap Val na kung sakaling magreklamo daw ang mama ni Ate Erica dahil may vlogger daw na hindi daw nagbabayad sa kanyang anak at ito ay si Kalinga Prab, sasabihin niya daw talaga na siya ay isang kakampi na nasa likod lang siya ng mama ni Ate Erica at susuportahan ito. Kapag napatunayan naman daw kasi kung ano ang tunay na nangyari ay lalabas at lalabas pa rin kung sino ang tama at mali. Kaya lagi nandun lang si Kalingap Val na sumuporta sa tama. Na po sa DSWD yung mga bata. Nagsumbong sa DSWD. Nagsumbong po sa Department of Social Welfare and Development yung bata, dalawa. At pinahuli ng pulis yung tatay. Subalit po, bago nila mahuli yung tatay, nagpakamatay na ang tatay. Malungkot, di ba? Yung uhulihin na po yung tatay po, nagpakamatay na yung tatay. Panoorin niyo po ngayong gabi, alas 8:30. After po ng aking live ngayon, panoorin niyo po, mga Kalingap, yung kwento po ng isang pamilyang yung mga anak nilang babae ni rape ng ama. At ang uhulihin na po ng mga pulis yung tatay, uhulihin na po, dadakpin na. Naroon na po sa loob ng bahay nakabitay at nagpakamatay. Ayaw magpahuli. Kaya siya po ay nag-suicide. Malungkot man isipin, yan ang katotohanan at nangyari po sa pamilyang ito. Ito po mga Kalingap, mga kaibigan. Hindi lang po ako natabang at tumutulong sa mga pamilyang ganito. Hindi lang po. Pati yung mga inaapi tulad ni Ate Gina, ang mama ni Erica, humingi ng tulong sa atin. Sapagkat may vlogger daw po na nagbablog sa anak niya. Ang pangalan daw po ay Kalinga Prab ay. Sabi ko na eh, don't worry. Nasa likod mo ako. Hindi ka nagkamaling lumapit sa akin. Sapagkat ako ay natulong sa mga aping-api at inaapi. Hindi lang si Tulpo ang tumutulong. Pati si Val Santos Matubang natulong. Nagpapabahay. Nagbibigay ng bigay. Hanggang dito na lamang muna ang ating nag-iinit, nagbabaga, pinag-uusapan at talaga namang nagtitrending na latest issue ni Ate Erica. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!